What's up mga kapadyak? Meron tayong bikes dito na ibabike check from Java Bikes. Yung Java na brand, na-establish yan noong 2002 pa. Since then, patuloy sila nag-innovate sa pag-design ng bike. Kung naghahanap ka ng road bike, para sa'yo yung video na to. Baka magustuhan mo yung mga bikes na to. Kasi yung mga to, available to sa market natin. Pwede kayo makabili. Yung tatlo na to, pare-pareho yan na Java Siluro 3 yung model. Ayan, Siluro 3. Ayan yung tatlong kulay na available. Meron itong white na glossy. May black and orange na accent. Yung Java logo is silver. Meron din itong black. Gray yung Java logo. May gray. And also, meron ito. Teal. Gray teal. Then, itong isa is blue. Glossy na metallic. Tapos yan, may red and yung Java logo is color black. Available din sa dalawang size, isang size 50 at isang size 53. Available din sa dalawang variant, isang naka 2x9 speed Shimano Sora drivetrain. And then yung isa, naka 2x11 speed na D-Cup drivetrain. Para sa exact numbers ng mga sukat-sukat, ito yung geometry chart niya. Yung frame nito is aluminum, yung fork is full carbon. Yung ganitong forma ng bike, ito yung tinatawag na aero road bike. Ganito yung klase ng bike na optimized sa high speed na takbuhan. Yung mga aero road bikes kasi, yung shape ng tubings na ginamit sa kanya, inoptimize yan para humiwa sa hangin. Ibig sabihin, pag ganitong klase ng bike yung gamit mo, yung aerodynamic drag mo, hindi ganun kalala. Unlike kung pangkaraniwang road bike lang yung gamit mo. Sa simpleng salita, mas mabilis ka pag ganitong bike yung gamit mo. Etong down tube, teardrop shape, nakadrop yung seat stay, aero din yung seat tube, teardrop shape din, pati yung seat post, ganun din, aero seat post din, yung fork blades, aero din, even yung handlebars, aero din yung design, kahit yung wheelset, naka 40mm na deep rim siya, ganyan yung wheelset na nilalagay talaga sa mga aero bikes, para mas aerodynamic. Nung una kong makita tong bike na to, napeke nga ako nito, akala ko, carbon frame siya, sobrang smooth kasi ng welds, sobrang linis, sobrang ganda, tapered yung head tube niya, sobrang seamless nung transition, mula dito sa head tube, papunta dito sa fork, ang ganda yan, linis, eh. Naka-internal cable routing niya siya. Dito pumapasok. Sa kabila, ayan yung dalawa. Para sa rear brake tsaka sa shifter. Yung sa front brake, internally routed din dito sa fork. Mapasok sa loob ng fork. Papunta dun sa caliper. May battle cage mount. Itong seat post clamp niya medyo kakaiba eh. Dito mo siya iigpitan para sumikip tong seat post. Tapos meron itong rubber na to. Parang dust cover mo yan. Yung FD, direct mounted dito sa frame. Hindi siya pa-clamp. Malaki pa yung tire clearance niya. Currently, nakasetup to ng 25C na gulong. Mukha naman pasok pa hanggang 28C. RD hanger, replaceable. Pwede yung palitan in case mabali mo. Hub spacing is 135mm. QR, disc brake, sobrang common yun, 135. Hindi ka mahirapan maganap if ever na gusto mo magpalit ng hubs. Threaded BB, mas okay yan kaysa press fit. Pag threaded kasi yung BB, hindi ka masyado bibigyan ng sakit ng ulo. Hindi yan prone sa mga langit-ngit. Sobrang solid yan. Dito sa fork, ganun din, QR din yung dropout. Yung brake mounting pala nito is flat mount. Also, dito sa frame, flat mount din. Hindi siya dinikit lang na sticker. Part na siya ng paint job. Hindi mo siya pwedeng tuklapin. Ayan ay UCI certification. Nakalagay dito. Frame 44076 Java SDRD. Etong road bike na to, may UCI sticker siya. Ibig sabihin, yung bike na to, pasado sa standards ng UCI. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang UCI, ayan yung governing body para sa sports cycling. Kapag merong international competitive cycling events, UCI yung mahawak dyan. Etong Java, may UCI certification. Ibig sabihin, kung gusto mong kumarera sa ganong event, pwede nga ito yung gamitin mo. Ang maganda ngayon dito, kahit hindi ka kakarera, makakabili ka nito. Kasi ito, available dito sa market natin. Paano kung hindi ka naman kakarera sa UCI, di ba? Kailangan mo ba ng UCI legal or UCI certified na frame? Hindi. Ang maganda lang kasi kapag UCI certified yung bike na gamit mo, may assurance ka na maganda yung quality nung bike na gagamitin mo. Ibig sabihin lang nun, yung Java na brand is serious sa paggawa ng bikes nila. Kumbaga, hindi lang sila basta-basta brand. Yun yung dating nung mga bikes na merong ganyang sticker or ganyang badge sa bike frame pag may UCI logo. Drivetrain nito na Shimano Sora 2x9 speed na setup. 2x2 yung plato sa unahan. Yung crankset na gamit niya is D-Cup branded. Yung D-Cup brand, house brand din niya ni Java. So, Java, kape, D-Cup. May flag dito ng Italy. Ito kasi Java bikes. Italian yung nag-design. Italian, mahilig sa kape. Bikes and coffee, di ba? So, Java, D-Cup. Yun daw yun. D-Cup yung brand ng crankset. Aluminum naman yung crank arm. Tapos, hollowed na yung BB or yung spindle. Hollow text style na siya. 50-34, yun yung laki ng plato. 50 malaki, 34 yung mas maliit. FD, anong nakalagay na brand? I think D-Cup din yung FD nito. Itong RD, Shimano Sora R3000. Cassette naman, 9-speed, 11-2080. Cassette type na din. Itong shifter, Shimano Sora R3000. R3000 yung latest version ng Sora. Sa Shimano, yun yung pang 9-speed na drivetrain. Para sa road bike. Itong R3,
3000, naka-internal na yung routing nito. Dati kasi yung lumang Sora, naka-external pa. May kable ka pa dito sa unahan. So ngayon, mas malinis nang tingnan. Also, yung tsura ng shifter, parang trickled down na siya nung design nung mga mas mataas pa na shifter. Yung forma niya parang yung sa 105 na, yung sa 11 speed ng Shimano Road. Maganda na din. Kaibahan nga lang, siyempre, 9 speed. Pero yung performance niya, Shimano yan. Kahit sabihin mong Sora lang yan, kahit sabihin mong 9 speed lang yan, hindi ka bibigoy ng performance nitong drivetrain na nakakapit dito. Yung preno naka-disc brake siya, yung brake calipers niya is D-cup branded din. Flat mount yung mounting. Maganda naman yung lever feel pag pinipigan. Hindi siya matigas eh. Maganda rin yung balik eh. Dual piston pa siya. Yung dalawang piston sabay tumutulak dun sa brake pad para ipitin yung rotors. Maganda na. Mukhang hindi mo na rin kailangan palitan yung preno nito. Sa wheelset naman, naka-quick release na siya. Front and rear. Solid yung ginamit na hubs. 24 spokes. Yung rims na ginamit is aluminum na deep rim. D-cup Kativa. 40mm deep. Pag aero road bikes, deep rims talaga eh. Stock tires is CST Czar 700x25C. Presta na yung valve. Other components, yung seat post niya is aero seat post. Aluminum. Yung saddle, D-cup branded. Mukha naman maganda rin yung saddle. Bagay na bagay talaga dun sa bike. Yung stem may 7 degree angle. 100mm yung haba. Aluminum din. Itong drop bar niya, aluminum din yung drop bar. 42cm yung size. Aero na rin yung style kasi flat dito sa ibabaw. Yung drop niya, mababaw lang. Hindi sobrang lalim. Maganda na din yung drop bar. Even tong bar tip, maganda rin yung bar tip na nakalagay sa kanya. May konting lambot na din kaya may added comfort yan sa pag-absorb ng vibration. Pag nangawa ka dito sa drop bar. Wala lang yung stock pedals pero may pedals tong kasama alam ko eh. Flat pedal. Just to get you started sa paggamit itong bike na to. But I'm sure, yung gantong bike, i-upgrade mo din yun sa clutch pedal. Ito naman yung naka-D-cup na drivetrain. Bali, ang kinaibahan nito, 2x11 speed yung setup na nakalagay dito. Yung crankset, same lang, 5034, aluminum crank arm, D-cup branded. I think itong FD, D-cup din to. D-cup RD, pang 11 speed siya. Yung cassette, same lang, 11-2080, pero 11 speed, mas marami lang. Ibig sabihin nun, yung talon sa bawat kag, maliit lang yung gap. Hindi sobrang laki ng mga talon. Yung mga nagro-road bike, sila yung mga sellers sa cadence eh. Gusto nila pag nag-ship sila ng isa, hindi masyadong gagaan or hindi masyadong bibigat sa isang click. Kumbaga, unti-unti lang. Yun yung nagagawa ng mas maraming speed. Like ito, naka 11 speed siya. Itong shifter, D-cup din. Kaiba nito dun sa Shimano. Ito is, isa lang yung lever. Single push, papunta sa maliit. Mas malalim na tulak. Yun yung papunta sa malaki. So, isang click, papunta sa maliit. Papunta sa maliit, papunta sa maliit. Isang click. Pero pag nilaliman mo, yun yung papunta sa malaki. Parang same siya sa SRAM. Sa overall setup, halos walang pinagkaiba. Yun lang talagang drivetrain yung naiba. Between dun sa dalawang variant nitong Java, Siluro 3. Isang naka 9 speed na Sora, and then eto, yung naka 11 speed na D-cup drivetrain. The rest, pareho lang. Sa frame, sa fork, sa wheelset, pareho lang. Naka D-cup na deep rim na wheelset. Seat post, saddle, pareho lang. Drop bar, pareho lang. Etong naka 2x11 speed na D-cup drivetrain, mas mura to kaysa dun sa 2x9 speed na Shimano. Siyempre, Shimano yun, kaya mas mahal. Eto palang bar tip nito iba. Mas maganda yung bar tip na nandun sa 2x9. Pero stem pareho lang. Tapos marami pa palang spacers na pwedeng ma-adjust dito sa headset. Hindi siya fixed na naka totally slam or aggressive setup. Hindi pinutol lang sobra yung steerer tube nitong fork. Pwede mo pa siyang ma-adjust malaro. Depende sa fit mo dun sa bike. Ayan, meron ka pang pwedeng adjustment na pwedeng gawin dyan. Meron palang naka CST recourse. 700x28C na tires. Ito 28C to. Ayan o. Malaki pa yung clearance. Malaki pa. Kahit nga siguro 30C, kaya pa dito. Kung trip mo yung 30C to. Meron naka CST recourse na tires. Merong naka CST SAR. Pinagkaiba lang nun itong recourse 28C. Ang sabi, baka daw naubos yung SAR. Kaya recourse yung nilagay doon sa iba. Yung tires na nakalagay dito sa Java Siluro, it may vary. Binangit ko na din kasi baka pagbili mo, magulat ka. Ibang tire yung nakalagay. Heads up lang. Also, meron pa palang ibang mga Java road bikes na magiging available sa market natin. Meron pang full car carbon. Meron pang naka-rim brake na 2x8 speed naman na D-cup drivetrain. So, mas mura pa yun. Yung frame geometry, yung frame design, pareho lang. And also, yung other components, yung wheelset, pareho lang. Ewan ko, nabigyan ko ng hustisya na mapakita dito sa video, yung ganda ng mga bikes na to. Sa personal, grabe ang ganda eh. Check pala natin mga kapadyak yung weight. Ito yung Sora version na size 53. Check natin yung weight. 10.9 kilograms, aluminum frame, carbon fork, aero road bike. So medyo mas mabigat yung mga aero road bikes kasi gawa ng tubings niya mas makapal, mas malalapad yung tubings ng aero road bike. Plus naka deep rims pa siya, na aluminum rims. Etong naka 2x11 speed, 10.8, mas magansya konti. Bakit kaya? Siguro mabigat yung Sora na drivetrain, no? 10.9
10.8 kilogram. Alam ko sa mga aero road bike, hindi sila masyado sa weight. Given naman na kasi na mabigat. Mas importante, aerodynamic. Ayun yung mga Java aero road bike. Available yan sa Bike South Warehouse. Sa mga branches nila, sobrang dami naman yon. Also sa Striga Bikes, may iba't iba din silang branches. So inquire na lang kayo sa mga FB page nila. Again, recap lang, available yan sa tatlong colorway. Ayun yung tatlong kulay na meron. Meron nung blue, meron nung black, meron nung white. Tatlong kulay, dalawang variant, isang naka 2x9 speed, isang 2x11 speed. Dalawang frame size, isang size 50, isang size 53. Kung kayo mga pajak, alin dyan yung pipiliin nyo? Aling kulay, aling drivetrain? Comment down below. Don't forget to like and follow Java Manila FB page. Lagay sa description yung link ng page nila para updated kayo sa mga bagong bikes na i-release nila sa market natin. That's it for this video mga pajak. Kita sila sa susunod na videos. Ride safe mga pajak.